Sino si Maria Magdalena? Kadalasan, madaling sagutin ang mga tanong tungkol sa katauhan ng isang santo. Sino si San Pedro? Sino si San Pablo? Mabilis sagutin ang mga yan. Pero pagdating kay Santa Maria Magdalena, medyo komplikado ang magiging kasagutan. Ito ay dahil kahit isa siya sa mga pinakakilalang santo sa ating ebanghelyo, may kaunting kaguluhan o confusion kung sino ba talaga ang tinutukoy nating Maria Magdalena. Ang pinakasikat na imahe ni Maria Magdalena ay isang dating prostitute. Nagsimula ito matapos ang isang tanyag na sermon ni Pope Gregory noong 6th century. Pero kung susuriin natin ang ebanghelyo, wala naman talagang nabanggit ni minsan tungkol sa pagiging prostitute o kahit ano pang dating trabaho ni Maria Magdalena. Pagdating naman sa babaeng naghugas ng paa ni Jesus, hindi rin malinaw kung siya si Maria Magdalena. Sa Ebanghelyo ni Lucas, hindi pinangalanan ang makasalanang babaeng ginamit pa ang kanyang sariling buhok at luha kasama ng mamahaling pabango. Pero ang kaparehong istorya nito sa Ebanghelyo ni Juan ay pinakitang ang babaeng ito ay si Maria na taga Betania, kapatid ni Martha at Lazarus. Dahil dito, may ibang nagsasabi na iisa si Maria ng Betania at Maria Magdalena. Ganun pa man, walang consensus ang mga Bible scholars natin tungkol sa isyong ito. Sa labas naman ng Biblia, may mga ugong-ugong na si Magdalena daw ay may relasyon kay Jesus. Lalong hindi ito suportado ng Biblia at ng tradisyon ng simbahan. Kaya hindi dapat ito paniwalaan dahil bunga lamang ito ng malilikot na kaisipan ng iilan. Ang gulo ano? Mas mainam siguro kung tayo ay mag-focus na lamang sa mga bagay na sigurado tayo tungkol sa ating santa ngayong araw. Alam nating si Maria Magdalena ay may madilim na nakaraan dahil 7 demonyo ang pinaalis ni Jesus mula sa kanya nung sila ay unang magkakilala. Mula dito ay sinasabi naging isang masugid na tagasunod si Maria Magdalena ni Jesus at isa sa pinakamalapit nitong mga kaibigan. Actually, nanatili si Magdalena hanggang sa paanan ng krus at naglakas loob na puntahan ng libingan ni Jesus para i-anoint ang katawan. At dito na nga naganap ang unang pagpapakita ni Jesus matapos ang kanyang kamatayan. At walang iba kundi si Maria Magdalena ang kauna-unahang saksi o witness, ang unang taong tumanggap ng pinakamabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi man malinaw ang lahat ng detalye tungkol kay Maria Magdalena, ang malinaw ay ang aral na ating mapupulot mula sa kanya. Si Maria Magdalena ay patron ng napakaraming bagay, pero higit sa lahat, siya ay patron ng mga nagsisisi at gustong magbagong buhay. Dahil kay Maria Magdalena, pinakita ni Jesus sa kanyang pagkatao na anumang dilim o lalim ng pinanggalingang kasalanan, pwedeng magbagong buhay o magsimulang muli ang kahit sino man. Hindi mahalaga kung ano ang ating nagawa, ang ating nakaraan. Ang mahalaga ay ang pusong tunay na nagsisisi at handang sumunod anuman ang maging kapalit sa ating Panginoong Jesus may kapal. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay. Ito po sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Albert Garo ng Society of St. Paul, doing all things for the gospel. Pagpalain po kayo ng Panginoon.